Umaasa ang Foreign Affairs Department na agad makatatawid pa Egypt ang mga Pilipinong naipit sa gera sa Gaza Strip. Oras na buksan ang Rafah border. Tinitiyak naman ang pamahalaan na nasa ligtas na kalagayan ng ating mga kababayan doon. Si Joshua Garcia sa detalye. Naghihintay pa rin ang Foreign Affairs Department ng update mula sa Israeli government hinggil sa proseso ng pagbubukas ng border sa Egypt para makatawid ang mga naipit na Pinoy sa gulo sa ilang bahagi ng Israel at Gaza. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, wala pang kasunduan na papayagang makaalis ng Gaza ang kahit na sinong Palestino, maliban sa mga anak na may magulang rin Pilipino at may sapat na dokumento o may dual citizenship. Similar po to sa Ukraine situation. Sa Ukraine, nung sinubukan ng mga Pilipino na umalis, okay, pwede sila umalis, pero yung mga asawa na naiwan. Kaya may mga Pilipina na iwan na lang sa Ukraine. Ganun din ang maaari mangyari ngayon. Kahit na ba alert level 4, hindi natin makakain ng kunin sa pilitan. No? Nakahanda naman ang mga bus na inarkilan ng embahada sa Cairo para isakay ang mga tatawid na Pilipino oras na magbukas ang Rafah crossing. Ayon kay De Vega, hindi man ganun kaayos ang kalagayan ng mga nasa border ngayon ng Gaza, tiniyak niyang ligtas ang mga Pilipino sa kasalukuyan. Hindi rin. Kaya nga naka-alert level 4 kasi gera po to. They are safer now. At hopefully, at least by this weekend, nakalusot na ng Egypt kasi pagdating doon mas madali. Wala namang natutulog sa kalsada, no? But this is war, so it's not an ideal situation. We hope makapasok na sila sa Egypt as soon as possible. Samantala, hindi naman kinumpirma ng DFA ang tatlo pang Pilipino na napabalitang dinakip at umaasa sila na nawawala lamang ang mga ito. Minamadali na rin ang proseso sa pagpapauwi pabalik sa bansa ng mga 12 sa 3 mga Pilipino nasawi sa Israel. Tiniyak din ang DFA na makatatanggap ng ayuda ang mga kaanak ng mga namatay na Pinoy, hindi lamang mula sa Pilipinas kundi maging mula sa Israeli government. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.